Sa ikalawang araw ng pagpapatubad ng price freeze sa karning baboy at manok, nagsagawa ng inspeksyon ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Unang pinuntahan ang Commonwealth Market sa Quezon City. Gayun din ang isang supermarket sa Kalentong sa Mandaluyong City. Sa Quezon City, maluwag na wet market ang kanilang inabutan dahil sa pork holiday. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, sumusunod naman ang mga magtitinda sa price ceiling na itinatakda ng pamahalaan. Sinabi rin ni Dar na magiging katuwang ng gobyerno ang pamunuan ng hypermarket sa pag-distribute ng mga baboy na galing sa mga dalawigan patungo sa merkado ng Metro Manila. Sila po ay tutulong na mas lalo pa dito sa pagdating ng mga baboy galing probinsya dito sa ports. Sila na po ang katuwang ng Department of Agriculture, DTI and MMDA. Bibiliin na nila itong mga baboy. Sila na yung mag-slaughter at mag-distribute sa iba't ibang hypermart at Walmart. At nakikiusap din po kami na ililink rin namin sila sa mga wet markets para sapat na sapat yung mga supply din sa wet markets. Kapag dumating na anya sa pantalan ng Maynila ang mga baboy, tiyak mag-normalize na ang sitwasyon sa mga pamilihan. Sabi naman ni Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, kaya namang makapagbenta ng hindi mahal at nasusunod ang price ceiling. Kakayanin po talaga natin yung makabenta within the price ceiling. Importante ko kasi dito na utilize yung efficiencies lalo na ho sa trading at saka sa logistics. Iginit nito na kung may maraming grupo ang magkasagawa ng wholesale at mayroong maayos na distribution ay magiging mura ang presyo ng karne. Ganito anya ang ginawa nila noong tumaas din ang presyo ng bigas. More wholesaling and processing and efficient distribution, mapapamura ho ang pagpasok sa mga ganitong retailers. Para ho yung ginawa natin yan sa bigas noong 2018. So less middleman, direto, mas more direct to the retail, and then you can cut the cost and be able to sell within the price ceiling. So maganda ho talaga yung tulungan talaga dyan sa proseso na yan. Sinabi ni Lopez na mahalagang mabigyan ang pagkakataon ng mga mamimili na pumili kung saan nila nais bumili ng karne. Kung marami anyang pagpipilian, malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo nito. Importante ho mabigyan ng option yung mamimili. Kung nakikita natin na may mga grupo tulad nito na may nationwide presence, tulad ng ginawa natin sa bigas noon, SM, Robinson at iba pang retailers, nationwide presence at available yung murang presyo, lalo na within the price ceiling, at least may option si consumer na dun pupunta. At yung iba na rin nasa labas, mahihikayat na magbaba na rin para again mag-create ng competition. So kaya po talaga yung price ceiling. Idinagdag pa ng opisyal na magkakaroon din ng label kung imported ang isang karne. Ito ayon kay Lopez ay kung mas mababa na naipasok sa bansa, gagawa sila ng mas mababa ring presyuhan ito. Dito naman po sa imported pork na isa rin pong mabilisang solusyon, temporary lang din po yun, lalagyan po natin labeling kasi po pagka imported at mura ho na ipasok dito, depende sa landed cost, magagawa pa rin ho tayo ng mas mababang presyuhan dun sa imported. So kung yung local nasusunod yung price ceiling, yung imported ay base ho sa landed cost. Sabihin ng landed cost, yung presyo mula sa labas, tinatawa ng tariff ng duty at may landed cost. Kung yun ho ay mas mababa na mailalabas at madadala sa retailer, mas mababa po ang presyo ng imported pork. Noong Lunes, sinimulang ipatupad ang price freeze sa karneng baboy at manok sa Metro Manila base sa nilagdaang Executive Order 124 ni Pangulong Rodrigo Duterte. May bisa ito sa loob ng 60 araw. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.